Hello mga antet! Samahan niyo akong gumawa ng resin initial keychain. Ito yung buong proseso ng paggawa ko ng keychain, kaya samahan niyo ako. Una, linisin natin syempre yung ating molding gamit ang scotch tape. Tapos na nga natin siyang hugasan, pero meron kasing mga alikabok na hindi matanggal sa tubig, kaya kailangan natin ng scotch tape. Yan naman ang ating scale at ang ating resin and hardener. At huwag kakalimutan na magsuot ng gloves at ang ating respirator mask. Importante yan para sa ating mga gumagawa ng resin crafts. Ayan dapat ang unang-una nating bibilhin bago tayo magsimula. Yun lang, kaya naman, tara na! Magsasali na nga tayo ng ating resin at hardener. Ang resin ko ay 100 grams at yung akin naman na hardener ay 50 grams. Yan, at ating haluin ng mabuti hanggang maging clear na siya. Makikita nyo ba yon? Para siyang merong mga mark habang hinahalo natin. Ayun yung kailangang mawala para ready na siya for pouring. Ang gagawin natin ngayon ay black with gold flakes. Ayan na, hinalo ko na nga ang gold flakes at syempre ang ating makeup powder na color black. So, nag-start na nga ako na gumawa. Yan, kung anong-anong design lang na maisip ko dahil yan, random naman, wala naman piniling pinaka-specific na design si client. Kaya naman, ayan, bisibisihan ng ante mo dahil nagmamadali na yan sa paggawa. Hindi kasi natin pwedeng bagalan dahil yung mixture natin, meron lang yung limit. Dapat nagawa mo na, na-pour mo na siya. Kasi mga ilang minuto lang, mag-iinit na siya ng sobra. Tapos, ayun na yung sign na matutuyo na siya. Nakakapaso nga siya sa sobrang init. Naranasan ko yun. Super dami kong ginagawa and natengga ko siya. Nakakapasube, tapos umuusok pa. First time kong na-encounter yun be, umusok siya la. Kaya ayun, dapat bilisan natin sa paggawa bago pa siya tuluyang uminit be. At napakahaba nga naman talaga ng video na ito be. Ginawa ko na ang lahat para mapaikse, pero todo na yan. Super bilis na ng speed ko. At baka hindi nyo na maintindihan kapag binilisan ko palalo, di ba be? Gusto ko lang ipakita yung buong process ng paggawa ko kasi ang daming nagkaka-interest na mag-start din sila ng kanilang small business. Siyempre, wag naman na natin yun ipagdamot, di ba? Malaki naman ang Pilipinas at hindi lang din naman talaga ako yung gumagawa ng ganito. Maraming gumagawa ng ganito, pero hindi nga lang ganun kadami tulad nung sa ibang mga business. Kaya naman, sige be, magpadami pa tayo at magpayaman tayo, sabi nga nila. Nakakalibang din naman kasi talaga na gumawa ng ganto at kikita ka pa, diba? San ka pa? Ayun na nga at ibinuhus-buhus ko na nga yung natira dahil naparami pala ako ng timpla. At syempre, ang ating mahiwagang apoy, kailangan natin yan at importante yan sa lahat. Para matatanggal yung mga microbubbles na mga makukulit na yan. At syempre, kailangan natin niyang patuyuin. At ayan na nga, di ba? Ang bilis matuyo. Overnight ko naman niyang pinatuyo. At ayan na nga, demolding time na tayo. Let's go! Risa, Spiros, Cornelius, Santonis, Nasos, Nancy, Honey, and then Alex. At ito naman yung procedure kung paano natin lagyan ng name bawat isa ang ating resin initial keychain. Ang tawag sa proseso na ito ay doming. Di ko alam, basta doming yun na yun. At ilagay na nga natin yung mga letter C for Krisa.
So, ayun, ganyan lang. Pero, mabutinting din dahil nga isa-isa mo siyang lalagyan. Tapos, nagalaw-galaw siya minsan. So, kailangan mo siyang i-check. Minuto-minuto, be. Pag hindi mo kasi chinek, mamaya yung A nakahiwalay na pala. Tapos, natuyo na siya. Ayun, red check na, be. Ulit ka na ulit. At ayan, binilisan ko na nga ang pag-edit. Nung una kong gawa, hindi ganyan yung process ng paggawa ko. Kaya, hirap na hirap ang buhay ko nun. Dun pa lang kasi sa molding, nilalagay ko na yung name. Tapos, saka ko bubuhusan ng resin. E di, hindi ko nakikita kung tama pa ba yung mga lettering ng kanilang mga position. Kaya, madalas akong namamali nun. Madalas akong naulit ng paggawa. Tapos, kalaunan, syempre, marirealize mo rin. Kaya, ayan, matututo talaga tayo sa ating mga pagkakamali sa buhay. At patutuyuin na nga natin ulit. Tapos, ready na siya para lagyan naman ng eye pin, jump ring, at key rings. Para maging keychain na talaga siya. At ready na for packing. Diba? Kailangan mo lang din talaga ng sipag at tiyaga. Be, lahat naman ng bagay kailangan nun para merong nilaga. Ang gamit ko pala dyan para mapasok natin yung eye pin ay yung ating hand twist reel. Yan yung merong patulis sa huso. Tapos, syempre, ayang ating dalawang pliers. Ayan yun yung hand twist drill ko na ginagamit. Kailangan mo siyang butasin para mapasok yung eye pin natin at malagay na yung ating mga palawit. Yun lamang po. Syempre, patapos na tayo. Last na yan. At ready na tayo for packing at maipadala kay client. Yan. Last one na yan. Medyo masakit yan sa kamay. Pero caribels naman. Hindi naman ganun siya kasakit. Nakakangalay lang din. Ayan na po. At ipak na nga natin sila. Yun lamang po. Maraming salamat. God bless. Bye!